tol yan na diamond-plated mega yacht? Lumubog sa launching nito? Isang luxury cruise liner na sumalpok sa tulay sa China? At isang Russian cargo ship na bumangga sa tulay sa South Korea? Ang ship launching o ang paglulunsad ng mga barko ay isang prestihiyosong okasyon, lalo na sa mga namamahala ng mga ito. Ngunit paano kung ang magarbong okasyon ay hindi umayon sa mga plano? Ano ang gagawin mo? Mula sa pagsalpok ng isang cruise liner sa China hanggang sa pagguho ng tulay sa Brazil matapos bumangga ang isang barko. Heto ang 10 pinakanakakatakot at maling paglunsad ng barko. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Number 10, luxury cruise liner sumalpok sa tulay sa China. Ang China ay isang lugar kung saan maraming mga malalaking bagay at kasama dito ang mga cruise liner. Ang partikular na barko na ito ay pinangalan ng Pearl No. 7 at umalis sa paglalayag nito sa Wanzhou East ng lalawigan ng Zhejiang sa China. Ang 530 talampakang haba ng barko na ito ay isang mataas na 7 palapag ang taas at ito ay naglalayag kasama sa Ujong River na dumadaloy sa ilalim ng tulay ng Wenzhou. Sa kasamaang palad, ang chimney ng 7 palapag na barko ay bumangga sa tulay. Dahil dito, nasira ang mga tsimineya nito at nag-iwan din ng mga gasgas sa tulay na naiulat noong umaga. Pagkatapos ng pangyayari, naglunsad ang mga awtoridad ng investigasyon sa pinsala at sa kaso. Sinisisi sa huli ang mataas na level ng ilog dahil sa malakas na ulan sa mga nagdaang mga araw. Ngunit mayroon ding isang investigasyon ukol sa taas ng barko. Bilang karagdagan, ang barko ay hindi tumatakbo sa sarili nitong lakas. Sa halip ay hinahatak ito sa tabi ng ilog ng isang tugboat habang patungo ito sa isang daungan kung saan ito magsasakay ng mga pasahero para sa kauna-unahang paglalayag. Bilang resulta, may mga turistang Chinese ang nabigo dito ngayon. Number 9, aksidente sa paglulunsad ng isang barko. Sa New Orleans, inilunsad ng US Coast Guard ang kanilang una at bagong icebreaker sa loob ng 20 taon noong November 15, 1997. Ngunit hindi lahat ay umayon sa plano. Ang icebreaker na ito ay kilala bilang mabigat na icebreaker at noong 2021, ito ang nag-iisang barko ng US na kinilala bilang USGC Heli. Ang barko ay nahulog sa tubig at ang malaking barko na ito ay masyadong mabigat dahil gumawa ito ng isang malaking alon ng tubig at ang debris nito ay nagresulta ng pinsala sa 20 katao na malapit sa viewing platforms nito. Ang mga buto ng mga biktima ay nabali at ang iba naman ay nagkaroon ng mga sugat at pasa. Nang ang barko ay lumikha ng isa pang mas malaking alon kaysa sa inaasahan, gumawa ito ng isang malaking alon na may kasamang putik kasama ang ilan pang mga bagay sa New Orleans. Number 8, ship accident sa Panama Canal. Ang Panama Canal ay isa sa mga kamangha-manghang construction projects na isinagawa ng mga tao. At mula nang magbukas ito noong 1940, ito ay naging isa sa pinakaabalang shipping sites sa buong mundo na pinapayagan ang mga barko na putulin ang isang malaki at labis na mapanganib na detour sa paligid ng South America. Ginawa ng Spanish ang unang survey ng lugar para sa isang iminungkahing kanal noong 1534, ngunit ang gawain ay hindi kailanman sinubukan. Sa wakas, ang rehiyon ay napunta sa mga kamay ng French na sinimulang gawin noong 1881 kasama ang US na pumalit sa pagtatrabaho noong 1904 at nabuo ang kanal makalipas ang 10 taon. Mula noon, maraming mga barko na ang inilunsad doon. Sa kabutihang palad, karamihan sa kanila ay matagumpay na nailunsad maliban sa isang ito. Sa bawat panig ng barko ay may 2 mga trains
na tumutulong upang gabayan ito na makalampas sa makitid na kanalak tanging isang tao lamang na malinaw na nagsabi na may kakaibang nangyari at ang napakalaking barko ay medyo napalapit sa isa sa mga tren na nagresulta sa pagkadurog nito. Ang tren na kilala bilang isang mule ay nagresulta sa masamang hitsura nito matapos makipaggitgitan sa napakalaking container ship na ito. Number 7, Acacia Keel Canal Lock Gate Crash. Tulad ng nakikita mo dito, ang barkong ito ay natapos na basag sa tuktok ng lock gate. Ang lock gate ay tila napasama at mukhang kailangan ito ng seryosong pag-aayos. Ang container ship na Acacia ay nagkaroon ng aksidente ito sa Kiel Canal sa Germany na isang 61 milya ang haba ng freshwater canal sa German state of Schleswig-Holstein. Ito ay isang kapaki-pakinabang na kanal na tumutulong na maglayag hanggang sa paligid ng Denmark na may ilang mga choppy waters. Minsan, noong June 20, 1895, opisyal na binuksan ni Kaiser Wilhelm ang kanal. Isang event na kung saan ay nakuha ng isang British director na si Bert Akers. Ang kauna-unahang barko na dumaan dito ay isang Sunderland-built wooden bark na may pangalang Lily. Ang kanal ay sikat noong 1936 nang isala ito ni Adolf Hitler para sa international shipping na nagbanta sa British economy at isa sa mga hakbang na humantong sa Britanya na magdeklara ng gera sa Germany noong 1939. Number 6, Symphony Provider. Sa bayan ng Liran, Germany, isang malaking barko na tinatawag na Symphony Provider ang inilunsad. Ang general cargo ship na ito ay talagang nakarehistro sa Netherlands. Ito ay isang mabigat na hefty vessel na may 6,740 tonelada na itinayo noong 2017. Ang paglulunsad ay mukhang planado na ang lahat, ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang bahagi na kung saan ang barko ay dapat pupunta sa tubig, tila natigil ito sa daanan ng barko na nangangahulugan na hindi ito umaandar. Sa huli ay may isang taong nag-asikaso sa problema at ang labis na friction ay nalutas at ang barko sa wakas ay bumaba sa kinaroroonan nito. Number 5, KM Wihan, Sejatera. Ang ferry na ito ay lumubog sa Lemong Bay na may daang-daang pasahero at sasakyan na nakasakay. Ilang daang yarda mula sa lugar ng pinaglunsadan, nagsimulang pumasok ang tubig sa barko at ang kapitan ay nagpasyang subukang paikutin at pabalikin sa daungan nito bago pa sumama ang sitwasyon. Ngunit, sa kasamaang palad, ang barko ay nagsimulang lumubog. Nagpadala ang mga awtoridad ng maraming mga rescue vessels at isang operasyon para sa paghanap at rescue operation ang inilunsad. Ang operasyong ito ay matagumpay na nagligtas ng higit sa 100 mga tao mula sa tubig, bagaman ang 16 na katao ay agad na inilipat sa isang malapit na ospital dahil sa mga pinsalang natamo. Habang nagpapatuloy ang pagsasagip, ang mga rescuers ay walang ideya kung gaano karaming mga pasahero ang sakay ng barko dahil ang barko ay tumagilid at bahagyang lumubog. Number 4, 10 milyong dolyar na yate lumubog sa paglulunsad nito. Isa ka na siguro sa pinakamayamang tao sa buong mundo kung ikaw ay mayroong isang diamond-plated mega yacht. Ngunit paano kung ang iyong yate na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar ay hindi man lamang napunta sa tubig sa paglulunsad nito? Anong gagawin mo? Paano mo pa ito mailalayag sa buong karagatan? Gayunpaman, iyon ang nangyari nang ang 90 feet na yate na nagngangalang Biden noong ito ay inilunsad sa Washington State, pagkatapos ay pinahinto nila at umalis na din ito. Ang masamang balita ay mayroong 6 na tao sa yate nang ito ay inilunsad, ngunit ang lahat ay nasagip naman nang walang anumang seryosong pinsal sa sino man. Ang launch ramp ay iminungkahi na ang dolly na dadala ng bigat ng port stern ng yate ay maaaring biglang bumaba sa gilid ng ramp ng bangka sa oras ng paglulunsad na naging sanhi na makaranas ang barko ng isang biglaang pag-alis mula sa pwesto nito. Number 3, NYC Ferry Crash. Noong October 15,
2003, isang ferry na may pangalang MV Andrew J. Barbary ay patungo sa Staten Island na puno ng mga commuter mula sa Manhattan. Kapag ang isang barko ay patungo sa ibang lupain, ang pinakamagandang bagay na gawin ay mabagal ang takbo ng isang barko. Ngunit hindi ito ginawa ng isang ito, patuloy lamang sa pagtakbo patungo sa pier. Ang assistant pilot ay nakatulog at ang ship's master naman ay nakatuon ang atensyon dito kung kaya't ang ferry ay tumama sa pier sa kasamang palad. Mayroong 6,000 mga tao ang nakasakay dito at ito ay nagresulta sa ilang mga seryosong pinsala at sa kasamang palad ay 11 mga tao ang namatay sa araw na iyon. Habang ang passenger deck ay nasira sa pier, nag-crash ulit ito noong 2010. Nagdulot ulit ng maraming pinsala, bagaman sa kabutihang palad ay walang namatay dito. Number 2, Russian cargo ship bumangga sa tulay sa South Korea. Isang kapitan ng barko ng mga kargamento ang nasihan sa pag-inom ng kanyang Navy rum. Ngunit sa kasamaang palad, nagresulta ito sa pagbangga ng barko sa isang tulay sa South Korea malapit sa daungan ng Busan. Ang barko ay tumama sa isang pangunahing tulay sa highway, lalo na't nangyari ito noong South Korean rush hour na nangangahulugang ang buong lungsod ay masikip. Ang trapiko hanggang sa maayos ang mga bagay-bagay, ang barko ay nasira. At ganoon din ang tulay na nasira ang steel structure nito. Ang 370 feet na barko na tinawag na Seagram ay dumating sa bayan bago ang araw na iyon. Ang barko ay umalis mula sa kanyang pinagmulang port ng Vladivostok kinaumaga na may kargang halos 3 million pounds ng steel coil. Ang barko ay nagkamali sa pag-ikot nito at napunta mismo sa tulay at walang magawa ang sinuman upang pigilan ito. Number 1, tulay sa Brazil. Gumuho matapos bumangga ang isang barko. Ang mga barko ay malalaki at kapag sumalpok sila sa mga bagay-bagay, maaari silang maging sanhi ng pinsala dito. At iyon na nangyari sa Brazil. Nang sumalpok ang isang barko sa isang haligin, halos ganap na masira ito at naging sanhi ng pagkahulog ng 2 sasakyan sa tubig. Ang 5 crew members ay naiulat na hindi naman nasaktan. Ngunit ang iba pang mga napinsala o nasawi ay hindi alam, habang ang mga scuba team ay i-deploy upang maghanap sa ilog. Ang gobyerno State of Pera kung saan nangyari ang insidente ay sapilitang pumirma sa isang state of emergency upang harapin ang insidente. Ang Pera ay ang Amazon region ng Brazil at isa sa pinakaabalang port belum sa bansa. Nagkaroon ng mga ulat na ang haligid sa tulay ay sadyang marurupok na. Ngunit ang mga gobernador ay nabigo upang bigyan ito ng pondo na kinakailangan upang maisagawa ang pag-aayos. At ngayon ay isang malaking trahedya na ang nangyari at siguradong maayos na ito. Alin sa mga napanood mo ang nakapagpamangha sa iyo? At mayroon ka bang paksa na gusto mong sunod kong talakayin? I-comment na sa ibaba. Ito nga pala ang mga shoutouts. Salamat sa Panginoon. Hanggang sa susunod, paalam.